hindi maikakaila na talagang merong secret deal. Kahit anong sabihin po ng mga Duterte supporter o even itong si Rodrigo Duterte, nakipag-agreement po siya sa China nang hindi alam po ng mga Pilipino. At sa kaugnay po niyan, dahil nga po nakipag-agreement siya, akala ng China, eh okay na sa kanila ang West Philippine Sea. Pero hindi po yon ang sitwasyon dahil ang West Philippine Sea, atin po ito, kaya dapat igiit po natin ang ating sovereign rights, particular sa ating exclusive economic zone at ang ating jurisdiction dyan. Dahil po sa pag-iit na yan, walang humpay na barko po ng Pilipinas ay binomba po ng tubig ng China Coast Guard at fishing militia po nila. Ito po ay naglalayon lamang ng pagtulong sa ating mga kababayang Pilipinong mangingisda at ibigay kung ano yung nararapat na pangangailangan nila na kaya pong ibigay ng ating gobyerno. Subalit ito po ay pinipigilan ng China Coast Guard. In fact, naglagay pa nga po sila ng illegal floating barrier sa papasok ng Bajo de Masinloc. At dahil po dyan, yan po ay mariing kinukondena ng lahat ng mga Pilipino except itong mga DDS, DD sheets at mga Duterte supporter. Kasi para sa kanila, ang gumagawa daw po ng tama ay China. Kaya nagtataka ako sa mga tao na ito kung ito ba talaga ay mga Pilipino. Sapagkat kung Pilipino ka, dapat kinakampihan mo ang kapwa mo Pilipino. Hindi mo isusulong ang naratibo ng China. Ngayon, panoorin po natin at reaksyonan po natin. Ito pong naging press conference kanina ng Commodore Fo na si Jay Tariela ng Philippine Coast Guard. Nang nakaraang insidente na nirelease namin kahapon, wherein the Philippine Coast Guard vessel and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel experienced another water cannon attack from the People's Republic of China's China Coast Guard. Dahil po dyan, talaga ngayon, mas nananawagan po ang mga Pilipino na magkaroon na po ng investigasyon dyan po sa secret agreement na yan ng Duterte at China. Ang ating House of Representatives, salamat sapagkat malinaw po na meron po silang aksyon tungkol po dyan sa mga susunod na araw o baka sa mga susunod na linggo bago magtapos ang kanilang sesyon sa katapusan ng buwan po na ito. Eh, sigurado maiimbestigahan po ito pong gentleman's agreement kung tawagin ng China. Pero sa ating mga Pilipino, secret deals po yan. Ngunit ang Senado, talagang wala pong aksyon. Last April 3 pa po, nag-file ng resolution ito pong si Senator Risa Ontiveros, pero isinasawalang bahala lamang po nito. Sa leadership po nitong si Senate President Mixo Biri, hindi po kasama sa priority nila ang bagay na yan. Samantala, yung isang walang kwentang pagpapakalat ng kasinungalingan, eh nagawa pa ng committee nitong si Senator Ronald De La Rosa na through motu proprio or at their own initiative, imbestigahan ang sinasabi nilang kasinungalingan na PIDEA leaks. Tapos doon, pinag-grandstanding nila itong si Morales. Itong si Morales, ito po ay hindi dapat paniwalaan, napakasinungaling na tao po nito. At sa mga susunod na araw, meron po kayong malalaman tungkol po sa kanya. Ano? Antabayanan po natin yun sa mga susunod na araw. Ayoko pong manggaling sa akin kasi tayo po'y nagre-react lamang sa mga balita. Tuloy po natin ang pakikinig. By the way, nakalimutan ko pang sabihin, si Jonathan Morales, ha? Pinalalabas niya doon sa hearing sa Senado, which unfortunately, pinabayaan siya magsalita nitong si Bato de la Rosa, na kung sakaling merong mangyaring hindi maganda sa kanya, si Pangulong Bongbong Marcos daw po ang may kasalanan. Wala po iyong katotohanan. Hindi po siya pag-iinteresan. At hindi po ganon si Pangulong Bongbong Marcos. Kung ganon ang gawain ng mga Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos hindi po ganon. Marunong pong magpahalaga sa buhay si Pangulong Bongbong Marcos at kailanman hindi siya mag-uutos ng makakapanakit sa kanyang kapwa. Lalo pa kaya ang pagpatay. Next slide. These are the vessels that we deployed in Bajo de Masinloc or in Panatag Shoal. No? I-correct ko lang, no? This is not a resupply mission. This is actually a humanitarian mission. This is in response with the guidance of our president for the Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources
to have a rotational deployment of vessels to support the Filipino fishermen in providing fuel subsidy, water, and food packs, and even to ensure the safety ng ating mga mais ng Pilipino dito sa Panatag Shoal or Bajo de Masinloc. So for the BFAR, they deployed BRP Datu Bangkaw or the MMOV 3004. And for the Philippine Coast Guard, under the guidance, the directive of our commandant, Admiral Ronnie Hill Gaban, MRB 4410 was deployed. Next slide. Oh, anyway. So for... Dako tayo sa question and answer na lang, ano? Para mas may laman yung pinapakinggan po natin. Dito tayo. Unlike the Coast Guard vessel, we were actually ahead of them. Less than 600 yards ang nalapit ng Coast Guard sa Bajo de Masinloc. But for BFAR vessel, since they are still pursuing this mission of getting closer to the Coast Guard vessel and reaching Bajo de Masinloc, that's why they were subjected to a lot of water cannon and dangerous maneuver of the Chinese Coast Guard. Next slide. Narratibo ng People's Republic of China that they were able to successfully dispel the Philippine forces from in Bajo de Masinloc from completing our mission and providing support to the Filipino fishermen. Kaugnay ng sinasabi na yan itong si Commodore Tariela, maaaring hindi kayo nakapanood kanina, sa mga hindi po nakapanood, ito po yung nangyari kahapon o noong April 29 at nakunan po ito ng live ng News 5. Dito po sa tagpong ito, makikita po natin kung paano po binomba ng China Coast Guard ang Philippine Coast Guard. Kasalukuyan po ang binobomba ng tubig ng China Coast Guard. Itong sinasakyan natin na BRP Datu Bangkaw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang tayo po ay patungo ng Scarborough. So kung makikita niyo, hindi po umuulan ngayon mula po yan sa buga ng tubig ng water cannon. Ito ang China Coast Guard vessel. Ngayon nakikisilong po tayo dito sa loob ng BFAR vessel. Kung makikita po ninyo, ayan ngayon patuloy po yung pagbuga ng tubig. Ilang oras na rin po tayong sinusundan, hindi tinantaran nitong Coast Guard ship. Kung makikita po ninyo, ayan patuloy po yung pag... ito po yung ano niya... Ilang beses na tayong binangga at pinuntutan nitong Chinese Coast Guard na may bow number 3305. Kani-kanina lang po ay tinamaan muli yung barko natin nitong napakalakas na water cannon ng China Coast Guard. Hanggang sa mga oras po na ito, hindi pa rin tayo tinatantunan. Magdamag po yung biyahe natin mula sa Orion Bataan para sa resupply at patrol. Na-witness mismo ng ating mga kababayan, hindi lamang dito sa Pilipinas, across the world, ang pangyayari po niyan dahil live po yan. Kaya bakit po sasabihin ng mga nagsusulong ng interest ng China, katulad nung kinoment ng isang manonood natin dyan na sinasabi daw nitong si Tiglaw, eh, hindi ko naman po nabasa eh, pero sinasabi daw nitong si Tiglaw na ito po ay propaganda lamang ng Pilipinas para pasamain ng China. Eh kitang-kita na po natin kung sino po yung gumagawa ng hindi tama dyan sa West Philippine Sea. Kaya mga Pilipino, nakababayan po namin, napatuloy pong sumusuporta sa China dahil lamang sa pagmamahal ninyo sa mga Duterte. Magising na kayo sa katotohanan. Huwag kayong magpakauto-uto. No? Huwag kayong maging tanga. Gamitin ninyo utak ninyo. Para kahit paano, makita ninyo kung sino talaga nagmamalabis sa pagkakataong ito. Ang Pilipinas, hindi po natin hinahangad ang gera. Pero meron po tayong karapatan na dapat iginigiit, particular dyan po sa West Philippine Sea. Patuloy nating panoorin ito pong si Commodore Tariela. That's not actually true, no. Our BFAR, despite of the damage that we sustained, and the Philippine Coast Guard vessel remains to be
within the vicinity of Bajo del Masinlo. We're still giving away fuel subsidies to our Filipino fishermen, food packs, and also even water for them to sustain their fishing expedition in Bajo del Masinlo. It is also worth mentioning Ito, mukhang mahalaga to ah. Sabi ni Sir Benji Jr. Contreras ah, di ba naman kumpirmado ito. Good afternoon, Top 1. Balita ko may colostomy bag na yung matanda. Napatingin ako sa Google nung nabasa ko yung post nyo kanina eh. Ano ba yung colostomy bag? Ito po pala yung ginagamit na daluyan, lagayan sa mga waste ng ating katawan. O, di ba? Ano ba waste? Ihi, saka dumi. Bakit may ganun na? Yun ang katanungan dyan, Sir Benji Contreras. No? Big sabihin, seryoso na ba yung kanyang karamdaman para magkaroon po nito? Kaya sa mga nagmamahal talaga sa matanda, wala tayong papangalanan ha, sa matanda, dapat isipin nyo muna yung kanyang kalusugan bago nyo gamitin sa politika. Naknang teteng, mahalaga pa ba sa inyo ang politika kaysa doon sa buhay ng matanda? Bahala kayo kung sino ang iniisip ninyo ha, basta kung ano yung naiisip ninyo, yun na din yung naiisip ko. Tuloy po tayo dito sa pakikinig kay Commodore Tariela. In this particular mission, we were able to monitor a People's Liberation Army Navy with bow number 162. Next. There are 4 China Coast Guard vessels in total that were deployed to harass the Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources from completing their mission in doing this humanitarian mission of distributing fuel subsidy. Next slide. Okay, presentation pa rin. Doon tayo sa there question and answer. Sa media na na-invento. I've always been mentioning that there are 2 China Coast Guard vessels, mainstay, stationed in the lagoon. These are the 2 Chinese Coast Guard vessels that have the responsibility in laying out the floating barrier. And there are 2 other China Coast Guard vessels outside na nanghaharas naman every time that the Philippine government vessels will try to patrol within the vicinity of Bajo del Masinlo. So, relatively, there is no change. As far as the Coast Guard is concerned, in our own monitoring, there are 4 Chinese Coast Guard vessels that remains to be the same. Other matters po, sabi po ng Navy kahapon, magde-deploy po ang PCG ng vessel doon sa research vessel sa eastern section natin. May update po ba tayo doon? Well, the Philippine Coast Guard is in coordination with the Armed Forces of the Philippines in monitoring the survey Chinese survey ship that was sighted in Catanduanes and also in Northern Samar. Grabe, no? To be honest with you, right? Nasa loob na sila talaga ng teritoryo natin. Ganito kakapal ang mukha ng mga to. Para pasukin nila ang ating teritoryo, magsagawa ng research nang wala man lang paalam sa ating gobyerno. Ewan ko. Bakit may mga Pilipino pa rin na kumakampi dito sa mga Chinese na ito? Ano ba talaga ang kanilang motivation, mga tol? Sila ba ay dahil lamang tanga na sumusuporta sa mga Duterte? O meron talaga silang napapala na pinansyal na konsiderasyon dito? Sa madaling salita, mga bayaran kaya ang mga ito? Lalong-lalo na yung mga vlogger na nagsusulong ng interes ng China? Eh kung tinitingnan ko po yung kanilang engagement, definitely hindi po kayang isustain ng monetization nila sa Facebook at YouTube yung pangangailangan nila sa araw-araw. Pero ganun pa man, sila po ay full-time na nagbablog para lamang siraan ng gobyernong ito in particular. Saan sila kumukuha ng kanilang resources? Eh ako, tahasan ko yung sasabihin, kayang isustena ng mga channels at pages ko ang pangangailangan ng pamilya ko at saka yung mga paminsan-minsan na pagbabawas ng bayad ko sa mga napag-utangan ko. Kasi marami talaga akong utang eh. Hindi naman yan kaila sa lahat. Pero ngayon, less than 1 million na lang yan from 3 million plus. Oh. Kaya doon makikita ninyo ang motivation ng tao.
tayo nandito, hindi naman sa binubuhat ko sarili ko, pero alam nyo naman kung gaano ako ka-avid supporter ng ating Pangulo. Kasabay ng paghaba ng buhok ko, ang termino ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil matatapos iyan sa June 30 at papuputulan ko rin po ito sa June 30, 2028. Pero sila, saan sila humuhugot ng pinagkukunan para i-sustain nila yung ginagawa nila araw-araw? Kaya salamat sa lahat ng mga manonood po natin, ha. Dahil po sa panonood ninyo sa ating programa, nasusustena ni Top 1 ang ginagawa po natin sa harapan po ng publiko. Right now, our vessels are, our limited number of vessels are strategically deployed in the western side or the western seaboard. But just like what the Armed Forces of the Philippines mentioned, should there be already available vessels that we can deploy, we'll be deploying it to check on the Chinese survey ship. However, it's also important for us to mention that even if we don't have the physical vessel to check on the Chinese survey ship, the Philippine Coast Guard has different means for us to monitor the presence and the activity of the Chinese survey ship in the Eastern Seaboard. Another question. Hi, Sir Bea Kupin from Rappler. Sir, we have seen water cannoning in the Bajo de Masinloc area, pero this seems to be much more aggressive, much more violent even. What does it tell you about the situation in Bajo de Masinloc and China's intentions in the area? Well, first of all, I would agree with you in your assessment that the Chinese Coast Guard now has elevated the tension and the level of their aggression as well towards the Philippine Coast Guard vessel. This is the first time that we can say that the Coast Guard vessel has been subjected to a direct water cannon with that kind of pressure that even resulted to structural damage of the Philippine Coast Guard. Now, if you're going to ask me how am I going to interpret it, for me, this is still a response of China perhaps on our David and Goliath narrative. Because since we started the transparency strategy, before the David and Goliath shows that we are the David and they are the Goliath, and on the story, it's David who was victorious in that kind of scenario. But since, if you're going to compare it last year and the recent incidents from the resupply mission in Ayungin Shoal and now here in Bajo de Masinloc with our humanitarian mission, it just goes to show that Goliath is becoming more Goliath. No? They don't hesitate to use brute force to violate international law, to show the international community that they are really going to blatantly disregard UNCLOS. But again, this is one of the objectives of the transparency strategy, for us to be able to expose China in removing their mask of pretension that they are. Kaya din nila pwedeng sabihin ngayon na China ang inaagrabyado ng Pilipinas. Tapos sasabihin pa nila na propaganda ito ng Pilipinas laban sa China. Wala pong katotohanan iyon, mga tol. Imulat lamang natin ang ating mga mata at tainga. Partikular kayong mga DD sheets, no? Huwag niyong tingnan ang issue na ito bilang politika. Hindi po ito about politics. It is about our patriotism na dapat bilang Pilipino, magkaroon tayo ng pagmamahal sa ating bansa at sa ating mga kapwa Pilipino. Tahasan na tayong binubuli ng China. Harap-harapan nyo nang nakikita sa inyong mga mata kung paano tinatarantado ng China Coast Guard ang ating gobyerno, ang ating mga sundalo, ang ating mga kababayang Pilipino dyan po sa area. Nakikita ninyo ito. Tapos sasabihin pa ninyo, propaganda lamang ng Pilipinas ang mga ito. Transparency. Kaya may mga media personnel na kasama dyan. Merong local, merong mga international reporter. Tapos, napag-alaman din natin na ngayong kalagitnaan ng buwan, maglalayag ang mahigit po sa, o hindi bababa sa 100 barko. More or less, 100 ships
na lulan ang mga pangkaraniwang Pilipino. Kasama po dyan ang ilang mga kasamahan natin vlogger. I was invited there pero hindi ako makakapag-participate for personal reason. Ngayon, ang punto, bakit ginagawa yon? Kasi kailangan nating ipakita, particular sa China, na tayong mga Pilipino, nagkakaisa po tayo. At hindi po dapat natin hinahayaan ang mga pambubuli na ito na ginagawa ng China. And worse, hindi dapat natin hinahayaan ang ating sarili na magamit nila para lamang siraan ang bansa, siraan ang ating mga kapwa Pilipino. Kapag ka ganun ang ginagawa ninyo, anong tawag sa inyo? Traitor kayo. Mga makapili kayo sa makabagong panahon. At sana magkaroon ng batas na magpaparusa sa inyo. Sa ngayon kasi wala pa eh. Maliban sa pagpapakalat ng fake news. Pero yung pagtatraitor sa bayan, hindi po yan mangyayari sa ngayon. Dahil tayo po ay nasa panahon ng kapayapaan. Wala pong gerang kinabibilangan ng Pilipinas at ayaw po natin sa gera. We're a responsible state. They are willing to have a peaceful negotiation, that they are more engaged in dialogue. So this transparency strategy has allowed China to be agitated to show their real face now. So for us, this is still a victory of the transparency strategy. The mere fact that China no longer hesitates to show their real character of violating and being a bully country, that's still a plus point for us. Yan kasi ang isa sa magandang epekto ng transparency, mga tol. Nahayag ang pambubuli na ginagawa ng China na kinip ng Duterte administration for several years. Pero ininyo, akala natin tahimik lang sa West Philippine Sea, ano? Pero hindi pala. Napag-alaman natin na yung mga mangingisda po natin, inaabuso ng mga China Coast Guard. Tapos every now and then, nagkakaroon po ng pambubuli dyan. Pero hindi po natin nalalaman. Higit sa lahat, yung secret deal na pinasok nitong si Rodrigo Duterte, kaya walang magawa, even ang ating armed forces, ka-Philippine Coast Guard. Pero ininyo, sa panahon ng mga nakalipas na administrasyon, except dito kay Rodrigo Duterte, umiira lang tinatawag na sovereignty patrol. Ito po yung pagpapatrolya ng ating Philippine Navy sa ating mga teritoryo at even sa ating exclusive economic zone. Pinatigil po iyan ni Rodrigo Duterte ayon kay dating Senador Antonio Trillanes at mapalad tayo sapagkat kahit kalaban natin sa politika itong si Trillanes, napagbigyan po ang ating paanyaya. Bukas, suportahan niyo po sana ang ating programa, alas 4 po ng hapon, Philippine Time. Makakapanayan po natin nang hindi po lalagpas sa isang oras ito pong si Antonio Trillanes. Abangan niyo po yan. Panoorin niyo po sana kami. At marami po tayong mga itatanong kay Antonio Trillanes. Siyempre, depende rin po sa daloy ng ating talakayan. Kasi ako naman, hindi po ako nagpe-prepare ng anumang question or script sa sinumang na-interview po natin dito. Kung ano lamang yung mga pressing issues na pwedeng pag-usapan. At doon na po tayo hahango ng mga katanungan sa mga susunod na pag-uusap na mangyayari nga sa mga interview na yan. Anyway, tuloy po natin ang pakikinig. Dito po kay Commodore J. Tariela. Napakahalaga kasi nitong mga katanungan dito na yung mga ay na sa mga katanungan na yan, yung kasagutan malaman po natin first hand dito po sa ating Commodore na si J. Tariela. Kasi kung minsan kapag ka binabalita na po sa mainstream media, medyo kulang na po yung konteksto dahil yung pinaka buod na lamang ang kanila pong naibabalita. Kaya mas mahalaga pa rin talaga na sa mga pagkakataong ito, hanapin natin yung original source ng information at doon po tayo magbase ng ating mga komento. For the benefit of here who are not mariners, ano po yung epekto ng pag-target ng China? Because we noticed na they were targeting the radar systems of the B-4 vessel. Like, what does that do if they actually destroy it? Well, habang tinatarget niya doon sa taas, puro yung antenna. Antenna yun ng radar niya, antenna yun ng radio communication niya. So, on the part of the Coast Guard, no? Kaya nga sinasabi ko, ang Coast Guard, China Coast Guard yata, talagang hindi Coast Guard. Eh. Because on the part of the Coast Guard, you know, maritime safety is one of our core mandates. No? That's the global identity of what Coast Guard is in terms of maritime safety administration. So, those are the things that we inspect, no? And ensure
na ang lahat ng barko pag umalis ng puerto may maayos na navigation equipment kasi ito yung mag-guide sa kanya pag umalis siya. And communication equipment kung sakaling magkakaroon ng aberya sa karagatan ay makakatawag siya. Ngayon, try to imagine you are in the middle of the sea and Chinese Coast Guard's intention is to destroy all your equipment na wala kang maayos na navigasyon, wala kang maayos na komunikasyon. So, this is the intention of the Chinese Coast Guard for BFAR not to have functioning navigation equipment and also to destroy their communication equipment capability as well. Sir, good morning. Mikael of Reuters. Sir, does China's actions yesterday constitute an armed attack on a Coast Guard vessel? Magandang tanong yan. Ano? Armed attack kasi alam po ninyo, yan ang basihan para mag-trigger ang Mutual Defense Treaty natin sa Estados Unidos. Dahil sinasabi po doon sa dekada-dekada ng tratado na yan ng ating bansa at ng Estados Unidos na kung meron pong armed attack sa ating bansa o sa any instrumentalities nito, particular dyan ngayon sa West Philippine Sea, sa ating mga barko, eh papasok na po ang pagdepensa sa atin ng Estados Unidos. Ang requirement kasi mga tol, tayo ang inatake, ha? Hindi po tayo ang aatake. Kaya pakinggan po natin ang sagot dito ni Commodore Tariela kung yan po ba ay isang armadong pag-atake na sa ating Philippine Coast Guard. That's a very complicated question. But for us, we go back again to the definition of armed attack. Para sa atin, this is still not an armed attack because this remains to be the same. Ang difference lang naman, mula noon hanggang ngayon, ano bang bago? Water cannon. Water cannon pa rin naman ang ginagamit ng China. The only difference, perhaps, they are increasing the PSI, the pressure of the water. But as far as the Coast Guard is concerned, this is still not an armed attack. In terms of next steps, what would you recommend given that, as you mentioned, China is, you know, escalating its level of aggression against our own vessels? So what will be the ways forward on the part of the Coast Guard on our activities in Bajo del Mazatlan? Well, for the Philippine Coast Guard, we're just part of the National Task Force West Philippine Sea. Anything that concerns the operation or changes. May basher, oh. Sabi niya, Pidea Leaks tayo mag-focus. Huwag niyo na kaming gawing tanga katulad ninyo. Kaya pasensya na kayo at kayo-kayo na lamang magbulahan. Hindi po kasi kami mga tanga, eh. Ha? Kung naniniwala kayo kay Maharlika, kami po hindi kasi hindi po kami tanga. On our procedure has to be subjected to the approval of the National Task Force West Philippine Sea, which is chaired by General Eduardo Anyo as the National Security Advisor. After this operation, we're going to make a report from the Coast Guard to the National Task Force West Philippine Sea. And then, of course, it will be deliberated and evaluated kung ano talaga ang mga next response or next... Sa nagtatanong kanina dyan, so ano kaya ang countermeasure natin gagawin? Ito na po, sinasagot na po ni Commodore Tariela. Kaso lang, syempre, we have to understand na kung meron mang appropriate countermeasures dyan, hindi po nila sasabihin sa harapan po ng publiko. Kaya pasensya na po kayo kung ang mga naririnig po natin sa mga opisyales po ng ating gobyerno ay very general in state, general statement lamang dahil nga maaaring makompromise po nito ang ating national security. Actions that we're going to take with this kind of action of China Coast Guard now that before it was just the Unaiza May or even the BFAR vessel that are subjected to water cannon. But this time around, Coast Guard vessels now are also being targeted. So definitely we're going to include this in our report. As to the changes of the operational guidance, I'm still not authorized to discuss those kind of things because in the first place, as I said, we have yet to formalize this report and it's still subject to the deliberation of the National Task Force West Philippine Sea. So again, was BRB Bagakay to the entrance of the shoreline? Is this the closest that we've had since when? It's approximately 600 yards.
Ito ah, gusto ko lang din ipagdiinan sa ating mga manonood na ang Baho de Masinloc or Scarborough Shoal ay hindi po nawala sa atin. Pinaliwanag po iyan sa video na ginawa nitong si Trillanes at sinabi na rin po ni Commodore Tariela sa nakalipas na mga panahon na hanggang sa ngayon, pag-aari po natin yan, nakakapag-angkurahe pa rin po tayo dyan, may presensya pa rin po ng ating mga kababayang Pilipino, kaya definitely wala pong katotohanan ng sinasabi nila na naagaw po sa atin yan ng China. Ang problema lamang, sa katotohanan, syempre, malakas po ang presensya dyan ng China Coast Guard. At ito pong presensya nila na hindi po bababa sa 4 na barko ang nagbibigay po ng hirap sa ating mga Pilipino mangingisda dyan at saka sa ating Philippine Coast Guard at mga resupply boat kasama na rin po yung Bipar vessel. Pero wala pong katotohanan na nawala po sa atin yan. Dahil logic will tell us, mga tol, kung nawala po sa atin yan, illegal na po ang presensya dyan ng mga Pilipino. Kaya nakailangan po nilang itaboy ito talaga ng naaayon sa kanilang umiiral na batas. Pero hindi po nila nagagawa yon. Kasi nga, hindi po yan teritoryo ng China. Yan po ay kiniklaim lamang nila pero wala pong legal na basehan. Yan pong Baho de Masinloc, kung hindi ako nagkakamali, bahagi po iyan ng ating teritoryo. Kasi nakapasok po yan sa loob ng 12 nautical miles na layo sa karagatan, na layo mula sa Dalampasigan patungo sa layo na yan ng karagatan. Lahat ng mga matatagpuang bagay mula po sa Dalampasigan hanggang sa 12 nautical miles na layo nito sa karagatan ay pag-aari po natin with absolute certainty. Dahil yan po ay tinatawag po nating teritoryo. Kaya hindi po pwedeng sabihin ng China na teritoryo po nila yan. In fact, napakalayo po sa kanila noon. Ang masakit lang na katotohanan, syempre, historically speaking, nagkaroon po ng tension dyan noong 2012. At ang tension po na yan nagdulot ng presensya ng daan-daang barko ng China. At dahil nga po sa tension, nagkaroon po ng back-channeling ang Aquino administration at saka ang China government. Doon ipinadala itong si Trillanes na pinalalabas ng mga DDCs at ni Rodrigo Duterte na nagtaksil daw sa ating bayan at nagbenta ng Scarborough Shoal. Wala po iyong katotohanan sapagkat sa pagbaback channel, ang nasusunod still ay ang Pangulo ng Pilipinas during that time si Noynoy Aquino. Walang halong politika ito, mga tol, ha? Katotohanan lamang ang sinasabi po natin dito. At sa back channeling na yon, I agree with Trillanes na nagtagumpay siya. Kasi nag-pull out ang lahat halos sa majority ng mga barko ng China except may naiwan pong 3 yata o 4 na barko nila na talagang matigas ang muka, hindi katulad natin, pin-pull out natin yung sa atin. Kaya nagresulta ito ngayon doon sa ating pag-asunto sa Dihig, sa China at noong July 12, 2016, kinatigan po tayo ng Permanent Court of Arbitration at sinasabi pagdating sa maritime rights, tayo po ang merong karapatan. Pero hindi rin sinabi doon, for clarity lang, ha, na teritoryo yan ng kahit sino. Walang ganong naging desisyon ang Permanent Court of Arbitration dahil wala sila sa posisyon para mag-decide kung kaninong teritoryo yon. Pero kung ang pagbabasihan po natin ay ang international law, particular ang UNCLOS, malinaw po na teritoryo natin yon. Kasi doon sa Permanent Court of Arbitration, ruling na yon, ang dinalakay lang doon ay ang maritime rights at sinasabi doon, tayo ang merong maritime rights particular sa exclusive economic zone po natin at hindi po ang China. Tuloy po natin ang pakikinig dito. But it's not just the first time, no? The BFAR vessel came as close as 300 yards. So since the time of President Bongbong Marcos, we have already crossed the red line of Baho de Masinloc. Before, during the previous administration, the government, these government vessels are always not crossing the 12 nautical mile mark of Baho de Masinloc. But for President Bongbong Marcos, we have crossed that red line. We already did the 12 and then 10, 8, and then eventually almost less than 500 yards
we have already reached those locations. Nakita ninyo kung gaano kataksil si Rodrigo Duterte? Sa panahon ni Rodrigo Duterte, hindi man lang tayo pumapasok dyan sa 12 nautical miles na yan na layo ng karagatan natin. Bakit? Kasi parang sinasabi ni Rodrigo Duterte, wag niyong pakialaman yan, baka sa China na yan. Naku ng teting na yon. Dahil ngayon may paninindigan si Pangulong Bongbong Marcos at sa atin yon, sa ating paniniwala, teritoryo natin yan dahil nakabase tayo sa international law, pinapasok ngayon ang Coast Guard. May nagagawa ba ang China? Meron. Binobomba nila naman ng tubig ang ating China Coast, ang ating Philippine Coast Guard. Pero ang mahalaga na ipapakita natin ngayon sa China na meron tayong karapatan doon sa lugar na yon dahil bahagi iyon ng teritoryo ng Pilipinas. That's why the Filipino fishermen, yun ang talaga yung rendezvous point natin within that kind of 500 yards in Bajo de Masinlo. That's how close our vessels now whenever we do patrol in Bajo de Masinlo. Sir, is the goal of the Philippines to eventually enter the shoal eventually? And what message will it tell China and the rest of the world if we're able to do so? Now, our guidance that we receive from the President in the National Task Force West Philippine Sea is to maintain rotational deployment to support the Filipino fishermen. Ganun natin tapusin, ano? Yan ang pinakamahalagang ginagawa ngayon ng ating gobyerno. Magkaroon po tayo ng patuloy na tulong sa ating mga mangingisda, particular dyan sa Bajo de Masinloc. At walang masama doon. Bakit tayo pinipigilan ng China Coast Guard? Mga kababayan nating Pilipino, yung mga nandoon, tayo ang merong responsibility para tulungan sila, ang gobyernong ito. Kaya kung kayo, mga Pilipino, at kumakampi pa kayo sa China dito, tingnan nyo muna ang inyong kulay ng dugo. Baka hindi na po ito pula at hindi na Pilipino. Kampi kayo ng kampi sa China. Winawalang hiya na tayo sa sarili nating teritoryo. Kinakampihan nyo pa ang China dahil lamang sa bulag na pagsuporta ninyo dyan kay Rodrigo Duterte.